po. So, this video is tungkol sa 1 month notice. Nandyan po sa kontrata natin, page 2, number 10, 11, and 12. So, dalawang klase po ng 1 month notice. 1 month notice at saka yung 1 month wages in lieu of notice. So, yung 1 month notice po, ito yung magbigay tayo ng isang buwang abiso sa employer na nag-terminate tayo ng contract. So, magtrabaho tayo sa kanila ng isang buwan. And then, yung 1 month wages in lieu of notice, ito po yung magbayad tayo sa employer natin ng isang buwan at saka baba tayo sa date na pagbigay natin. So, like today, magbigay tayo ng 1 month wages in lieu of notice, isang buwang sahod, ibigay sa amo. Ngayon, tayo bababa. So, you can check po sa page 2 ng contract. Ito yung employment contract natin, page 2. And then, number 10, 11, and 12. Nakalagay po dyan na kailangan natin magsulat, magbigay sa employer, and then send a copy sa immigration within 7 days. Within 7 days of the date of termination. So, ibig sabihin po, sa loob ng isang linggo na pagbigay natin ng 1 month notice, yun po ang pag-send natin ng letter sa immigration. Okay, ang paggawa po ng 1 month notice, kailangan tatlong kopya po yung gagawin natin. Yung tatlong kopya po, ibigay natin sa employer natin for signature. So, isa, pag mapirmahan na ng employer, yung isang copy ibigay sa employer, yung isa kunin mo para sa'yo, at saka yung isa po isi-send natin sa Hong Kong Immigration. Okay, what if ayaw mag-sign ng amo? Mayroong cases po na pagbigay natin ng 1 month notice, ayaw tatanggapin ng employer. Merong ibalik sa'yo, merong itago nila, merong diretso sa basurahan. Okay, kung na-feel nyo po na hindi tatanggapin ng employer nyo yung 1 month notice, gagawa po kayo ng 4 na kopya. Kanina 3 lang. So, ngayon gawin nyo is magdagdag kayo ng isa. So, yung isang copy po, pag hindi ibalik ng employer sa atin yung 3 kopya na naibigay natin, yung isang copy po, yun po yung extra copy. I-picture nyo po yan. Yung picture is para sa'yo. Yung extra copy po, yun po yung ibigay natin sa Hong Kong Immigration. Kasi kailangan po, ayon sa kontrata natin, number 12, kailangan po magbigay tayo ng kopya sa immigration. Ito po yung reason na mahalaga, dahil pwede i-deny ng employer na nagbigay tayo ng 1 month notice. Ang ending po is babayaran po natin sila kasi bumaba tayo dahil dininay nila na nagbigay tayo ng 1 month notice. So ended up, we need to pay them payment in lieu of notice. So we advise you po na magiging huwag tayong matakot, magiging alerto din po tayo. Kung alam po natin na may problema tayo sa amo, maghingi po muna tayo ng legal assistance. Ito po, Mission for Migrant Workers, Help for Domestic Workers, Christian Action, and Equal Justice. So, nandyan po yung contact number. You can search also sa Facebook. So, mas maganda po maghingi ng legal advice bago po tayo mag-terminate ng contract, kasi kahit paano, meron pong gabay kung ano yung mga dapat gawin. Okay, so, isang way po na magpagbigay ng 1 month notice sa immigration is by post office. Dahil kahit paano po, hindi tayo makalabas, maisend din natin sa immigration. Kung hindi tayo payagan ng amo, so ayon po sa kontrata is within 7 days, within 7 days after na ibigay yung notice sa within 7 days of the date of termination, so sa loob ng isang linggo. So sa pagbigay po ng letter sa immigration, kailangan ng $2 stamp. Ito po, isi-send after this, merong video how to
get this $2 stamp sa machine plus one long envelope. Pakitingnan lang po ang other, ang kung paano gumawa. Dapat nasa taas, left side is pangalan natin at saka complete address, dahil ibabalik, dahil kung hindi makarating sa immigration, babalik yung sulat sa atin. Kasi minsan merong wrong address ang immigration. So at least kung merong return address, babalik yung sulat, alam natin na ay hindi natanggap ng immigration. So make sure po na tama yung address, full name, and then full name at saka yung complete address. And then, ito yung address ng immigration. So, domestic worker section, 3rd floor, immigration tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai. Then, yung stamp po is dito natin ilagay sa taas. So, ganito po siya. So, ganyan po ang paglagay ng stamp dito. So, sticker po yan siya. Tatanggalin lang. And then, meron din pong mabibili sa 7-Eleven, but isang stub is $20, 10 piraso. So, sayang din yung $18. And then, you can also go to post office. Ibigay lang itong sobre. Pagpunta natin sa post office, ibigay lang itong sobre. Bibigyan, magbayad ka lang ng $2, and then they will give you the stamp. Automatic na po yan. So hopefully po itong video ay makatulong sa inyo, kasi maraming nagtatanong paano mag send ng 1 month notice. Hopefully ito gabay lang po ito, but make sure po you seek legal assistance and advice sa NGO bago tayo magbigay ng 1 month notice po. So sana po hingi tayo ng tulong bago tayo mag-decide, kasi mahalaga din po na mabigyan natin ng maipaglaban natin kung ano man yung karapatan natin sa employer natin, lalo na kung ano yung nakasulat sa kontrata. So yan lang po sa ngayon, and hopefully nakatulong po itong video. Thank you po. Hello po, ito po yung vending machine for stamp. Gagamitin lang po natin yung Octopus. Magpadala po tayo ng letter sa immigration, $2 lang po yung stamp na gagamitin natin. So, ito po yung postage label, vending machine, select English, press buy, preset value postage label, press OK. So, $2, click, one lang po, isa lang po, and then press OK. So, payment with receipt or just payment? Okay, just payment. Pili po tayo kung paano tayo magbayad. Pwede Alipay. So, Octopus po yung bayad natin. Ayan. Ayan. So, okay na po. And then, hintayin po in 10 seconds. So, ito po yung stamp. Pwede po natin ilagay sa sobre para mag-send ng mail sa immigration, magbigay ng 1 month notice.